aking mga mami at sa aking mga sisi loves at sa mga bagong nanonood dito sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan pindutin ang red button para lagi kang ma-notify sa aking mga bagong video. So, ngayon mga mami, meron akong i-share sa inyo at ako ay mag-aayos ngayon dahil ako ay may lakad. At syempre, gusto ko kayo isama sa aking pag-aayos. Alam niyo ba mga mami, meron akong gagamitin ngayon na eyeshadow. Binigay siya sa akin matagal na pero ngayon ko lang siya gagamitin. May mga nag-comment doon at mga nag-message nga na gawan ko daw siya ng review pero hindi ko pa siya nagagawan. So ngayon, gagamitin ko siya at ipapakita ko sa inyo. Ito siya guys. Ayan. Ayan mga mami. Tingnan niyo naman ang packaging. Napakaganda. At meron pa siyang pag-glitters-glitters dito. At ito siya guys. Ito yung palette na eyeshadow. Kung kilala niyo si Bretman Rock na taga USA siya. Ito guys ang kanyang palette may eyeshadow. Ayan. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda ang color niya. Ayan siya. So, dito, makikita nyo may pangalan. Ito, ayan no, nakikita nyo ang kanyang pangalan na nakasulat dito. Ito yung kanyang palette. Kung mati-check nyo ang kanyang channel, si Bretman Rock, lagi ko siyang pinapanood dahil gusto kong matutong mag-makeup. Mami, ito, mag-ayos ako at papakita ko lang sa inyo kung paano akong mag-ayos. Pero, hindi ako talaga magaling at perfectong mag-makeup. Dahil hindi ko naman to laging ginagawa na mag-makeup araw-araw. So, ngayon, itatry ko lang itong palette na ito na binigay sa akin na matagal na. So, umpisahan ko na ngayon ang aking pag-ayos at ipapakita ko sa inyo. Siyempre, kailangan ko munang lagyan ng ipit ang aking hair para naman hindi siya sumama sa aking pag-ayos. Ayan siya, guys. Lagyan natin muna ng clip. Ayan, tumalsik pa. Ayan na. Pinulot ko muna siya. Dahil tumalsik, nagwawala ang aga-aga. Nagwawala ka na. Ayan. Kung mapapansin niyo, mama, ako kanina. Pagkatapos ko mag-shower, nag-moisturize na ako ng aking face. At ito yung ginagamit ko lagi sa aking face. Kasi napaka-sensitive ng aking mukha. Kaya ito yung lagi kong ginagamit na pants. Mag-ayos ako mga mami dahil nga sinabi ko na kanina ako ay may lakad. At gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Gagamit ako ng NYX. Ayan. Ng foundation stick. Konti lang naman dahil hindi naman ang aking lakad hindi naman siya pang sosyalan. Ayan siya guys. Maganda itong foundation stick na ito ng NYX. Ayan. Ano naman na nangyari sa aking mukha? Para na kung Indian. So, ito nga, i-blend ko muna siya, mga mami. I-blend para magpantay. So, ayan na nga, tapos na akong mag-foundation stick. At ang isusunod ko naman yung aking Maybelline concealer. Ayan siya. Dito, ito ang aking malaking problema. Ang aking dark spot dito. Na kahit anong gawin ko, meron pa rin siya. Yan. Kailangan kapalan dahil nga kailangan itago yung mga pinagdadaanan ng aking mukha. Malaking pinagdadaanan nito guys. Hindi ko alam kung anong problema niya sa buhay. So, ayan. Kailangan natin i-blend na mabuti. So, yun na nga. Nakapaglagay na ako ng aking concealer. So, ang isusunod ko guys, ay nalimutan ko nga pala bago ako naglagay nitong foundation kanina. Nilagyan ko nga muna pala nitong primer na Maybelline. Ayan siya guys. Yan. Ginamit ko yan. Nalimutan kong sabihin sa inyo. So, ang isusunod ko na muna yung aking kilay. Gusto ko muna siyang isunod dahil
Alam niyo ba mga mami, ang hirap magkilay. Hindi ako perfect magkilay. Share ko sa inyo to mga mami, napakaganda nitong essence na Kajal Pencil. Para siyang benefit. Napakaganda ng ano yan. Pag nagkikilay ako guys, hinihila ko di, ginaganto ko dito. Yan, ginaganyan ko siya. Para binabanag ko, para yung pinaka-line ba magtuwid. Ayan. At ayoko rin ng makapal na eyebrow. Dahil nga, ayoko naman yung para siyang ginuhit talaga. So, ganyan. Tapos, suklayin ko lang siya, guys. I-blend ko lang ng konti. Ayan. So, ayan na, mga mami. Ganyan lang ako mag-ano, binabanat ko dito para yung pinakaguhit niya magpantay ba. Ayan, ganyan. Yan ang technique ko sa aking paggawa ng kilay. Medyo binabanat-banat ko siya. Tapos, lalagyan ko na siya ng gel, brow gel, para mas lalong maganda. Yan lang. Simple lang ang aking gagawin. Ayan. Tapos gusto ko isunod na kaagad yung lipstick ko. Ang gamit ko ito, ColourPop stick. Ang kanyang shade ay Lumiere. Ayan. Napakaganda ng kulay na to. Nude lang siya. Ayan na. Ayan. Paborito ko rin ito eh. Nag-lipstick muna tayo. At isusunod ko na yung aking pagko-contour. Kasi nga, ang sabi nila, kailangan mo mag-contour, diba? Katulad nitong face ko, yan, mataba yan. So, kailangan natin bawasan. Pero, hindi ako ganun ka-perfect mag-contour. Try lang natin kung paano yung sinasabi nila yun yan. Sa pag-contour, ayan, gagamitin ko itong L'Oreal na Infallible Sculpt at meron pa siyang pressure dyan, di pa natanggal, at ganito ang kanyang itsura. Yan. So, ang sabi, pag mag-contour daw, gaganon. Parang unggoy. Sige, sundin na lang natin yung sinasabi ng mga magagaling mag-makeup dahil sila nakakaalam yan. Kaya lang, oh my God, tama ba? Ang kapal! Oh no! Kanyang ba? I-blend nga natin muna. Kailangan ko siyang i-blend. Ayan. Nabi-blend naman pala. Ayan. Halata pa ba? Hindi na. So, ituloy ko sa kabila. Sabi ko nga sa inyo mga mami, hindi ako ganun ka-perfect mag-makeup. Ito, ginagawa ko lang sa aking sarili. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ko mag-makeup ng simple lang para sa sarili ko. Ayan. At ang sabi, dito pa daw, yan, para lumiit ang mukha diyan daw sa gilid, hanggang dito sa chin, para daw matakpan ang iyong mga taba-taba. So, dito daw sa chin, So, hanggang dito at dito sa chin, para daw matakpan yung mga taba-taba, lumiit. Liliit kaya ang aking mukha, mga mami? Tignan natin. Parang wala naman nangyayari. Pero, ayan na natin siya. Ganyan lang talaga siguro. At, sabi nga daw, i-contour mo ang iyong ilong. So, gagawin natin yung pag-contour ng ilong. Huwag kayo mahihiya, mga mami, mga sisi loves, kung ang ilong natin ay hindi naman tayo binayaan ng sobrang gandang ilong. Yung mga ibang beauty pageant dyan, at saka yung mga artista, mga model, ang ganda-ganda na ng ilong lang, pero kinukontour pa para nga makita daw yung angat na matangos lang ilong. So, tayo, ako, hindi naman ako biniyayaan ng magandang ilong, so, ikukontour ko yan. Uso naman ang contour eh, di ba? Bakit ba?
Kanya-kanyang style lang yan. Or gaya-gaya lang tayo. Yan. Okay lang yan. Huwag niyo ikakahiya dahil nga uso ang pag-contour. Buti sana kung hindi uso. Tama ba itong ginagawa ko sa aking mukha? Oops! Pero mga mami, mga sisilab, pag nag-contour kayo, huwag naman yung masyadong contour na contour. Yung ilong, na daig mo pa yung ipaglalaban ang lalabanan ang mga matatangos na ilong dyan. Ayan na nga, nakapag-contour-contour na tayo. Ayan, kung hindi naman lumipis ang aking mukha, bayanan natin dahil ganyan na talaga yung mukha ko mataba. Wala nang bababago dyan. Mamula-mula ang ating pisngi. Ganyan siya. Pero sa totoo lang mga mami, ang mukha ko laging mapula. Lagi yan kahit malamig o mainit. Ganyan talaga yung mukha ko. Laging namumula. So, siguro tama na yan. Simple lang naman ang aking makeup. Baka naman yung pupuntahan ko, magulat naman sa akin kung bakit ganyan kakapal ang makeup mo. So, ito na! Excited na akong gamitin to mga mami. To try na natin siya. Ayan siya, guys. Ay, magandang kulay. Gagamit muna ako ng pang, ano niya, pang base niya. Ito muna siguro. Ayan siya. Ayan. Ito muna. Ayan. Uy! Napakaganda naman nito. Unang pahid pa lang. Maganda na siya. Nagpapakitang gilas na siya. Kung gaano kaganda. Ang galing-galing mag-makeup nitong ni Bretman Rock talaga. Sobrang galing niya. Nakakabilib. Bata pa siya eh. Nagsimulang mag-makeup. Alam ko parang 19. Pero ngayon, nasa 20. Kung di ako nagkakamali, 23 na ata siya ngayon. Ayan siya. Ito muna yung pang-base natin. Para... Ayan. So, tapos gamit ako ng iba pang brush para naman gagamit ako ng ibang kulay. Ayan. Nakikita niyo ba ako? Mga mami, hindi ako perfect ha? Mag-makeup. Gaya ng sinabi ko nung una pa lang, ako ay nag-makeup lang pang sarili ko. Tutuloy ka lang muna sa kabila. Si-shape ko siya dito sa taas. So, ayan. Ang aking ginamit. At gagamit din ako ng pampakintab para naman kumintab-kintab siya. So, pangatlo ko na to guys. Ito gagamitin ko. Para makita ko kung gaano kaganda. Ang ganda niya, mga mami. Ang ganda ng nito palette niya. So, ayan. Huwag ko na masyadong kakapalan dahil ayoko na makapal na eyeshadow. Gusto ko yung tama lang. Ayan na siya. So, susunod ko guys, mag-aan na ako. Curl ng aking eyelashes. Ayan. At lalagay ko na yung aking mascara na Heroin. Ayan siya, guys. Ginaganto ko kasi nga ayoko nung may buong sumasama sa aking pag-aan. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Hindi ako gumagamit, guys, nung eyelashes na kinakabit. Kasi nga, hindi ako marunong gumamit nun. Tsaka... mahaba naman din yung eyelashes ko, so hindi ko naman na, hindi naman ganung kahaba mabuti, pero hindi ko naman kasi siya need na maggumamit ng ganun dahil hindi ako komportable. So ayan guys, na-curl ko na yung aking eyelashes, nalagyan ko na rin siya ng mascara, at ganito lang ang aking simpleng pag-aayos guys. So ayan na nga mga mami, naayos ko na yung mukha ko, ganito lang ako simpleng mag-makeup.